Nasa mga mamamayang Filipino na, kaya lang yung mga Marcos loyalist, pero hindi naman po lahat, offended sila sa mga naging aksyon po ni Senator Amy Marcos na mas dumikit pa sa mga Duterte kaysa sa kanyang kapatid na presidente na, mga kababayan. At naging kritik pa ng ating administrasyon. So, this is a great gamble, mga kababayan, for Senator Amy Marcos. Kasi napanood ko yung programa po ni Sal Panelo, ang tawag kay Senator Amy Mangga. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Second day, mga kababayan, ng filing ng Certificate of Candidacy sa mga tatakbong mga senador, congressman, gobernador, mayor, board members, councilors sa lungsod at mga bayan-bayan sa buong Pilipinas. Sa ating mga kandidato sa pagkasenador, mga kababayan, yung mga latest ngayon, nag-file na rin po ng Certificate of Candidacy doon sa Manila Hotel. Naglagay kasi po ng tent doon sa Manila Hotel para hindi masyadong nagsisiksikan po ang Commission on Elections. Ginamit nila yung Manila Hotel para sa filing ng candidacy ng mga kakandidato sa pagkasenador, party list representatives. Nag-file na po ng kanyang COC si Super Ate Amy Marcos. Bungga po yung mga kasama ni Amy. Lahat nagpakapula. Kaya pala dyan, Mr. Maravillas, nakapula ka rin. Nagkataon din, mga kababayan lang, nagkataon lang din na nakapula tayo. O kasama, mga kababayan, ni Amy Marcos, si yung nanay niya, si First Lady Imelda Romualdez Marcos, at marami pa, mga kababayan, na mga politiko ngayon, karamihan yung nasa administration slate po, ang nag-file na rin ng kanilang COC. But before ko, mga kababayan, ibigay sa inyo yung mga detalye ng mga balitang yan at discussion natin ng mga isyu sa politika, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas! At itong ating programa, mga kababayan, atin sa inyo nitong ating mga sponsors, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito, Eye Glow 60, mga kababayan, whitening po siya, made in South Korea. Ito naman po, Nengsha Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. So, balikan natin, mga kababayan, yung ating mga kwento, mga updates sa filing ng COC na mga tatakbo sa pagkasenador at iba-iba pang mga posisyon, yung mga known personalities, mga kababayan. O ito si Super Ate, may kasamang mga drummers po at mga supporters niya. Tingnan natin ito, mga kababayan. Festive na festive po, para festival.
Diba? Ayos na ayos si Super Ate, mga kababayan. Piestang piesta yung dating po. O kaya lang mga kababayan, ayaw niya na dumikit sa alyansa ng bagong Pilipinas. Tatakbo daw siya na independent. O kasama po si Mrs. Imelda Romualdez Marcos, siyempre, bilang nanay. Hindi na lang mga kababayan nagpaabot ng reaksyon si Mrs. Imelda Marcos sa naging desisyon ng kanyang panganay na dumistansya siya sa kanyang anak na pangulo na si President Bongbong Marcos. Trinay ng mainstream na kunan sana si Mrs. Imelda Marcos ng panayam kung anong masasabi niya. Hindi na po nagpaunlak ng interview. Ito po si Mrs. Imelda Romualdez Marcos. Trinay ng Inquirer po, reporter, na interviewin at iba pang mga reporters ng mainstream media. Ma'am, may we get your comment po sa pag-alis po ni Senator Amy Marcos po sa slate po ni President Bongbong Marcos? She did not respond anya, sabi po ng Inquirer. Siyempre, bilang nanay, at ganun yung ugali ni ano, ganun talaga yung ugali ni Mrs. Imelda Marcos. At bilang nanay, siyempre, lahat mahal niya. At na normal naman po yon sa mga anak, ang may tinatawag na siblings rivalry. Tama ba? Lalo mga kababayan, si Amy Marcos, I think siya ay yung una na ginugroom ng kanyang tatay noon na sumunod sa kanyang yapak. Kasi siyempre, siya yung pinakang matanda. Kaya nga po, si Amy Marcos, di ba, niready na noon pa man trinade na din na maging leader ng kanyang tatay as the kabataan, first kabataang barangay president. Di ba? Naalala ninyo? Kaya lang, siyempre mga kababayan, yung mga plano ng magulang para sa kanilang mga anak, minsan po, iba yung nangyayari sa future. Di ba? Nauna si Bongbong Marcos. Na maging pangulo, mga kababayan. At noong 2022, nang tumakbo mga kababayan yung ating pangulo, finally decided to run for president, o na 2016 na vice presidente, kaya lang na smart magic. Ang sabi noong 2016, ang nag-handle ng kampanya po, si Super Ate. Kaya lang dito sa 2022 election, iba na yata yung nangampanya. Kaya naging campaign manager po. Narinig ko yung ano, yung kwento po ni political analyst Ronald Llamas na in 2022 election na niya, kahit doon sa headquarters, hindi umapak man lang doon si Super Ate. Kasi iba na yung nagpapatakbo ng kampanya. At malamang ito yung dahilan kung bakit mabigat ang loob ni Super Ate. Ito yung pinagugutan niya mga kababayan. Kung kaya kahit sinama siya ng ating Pangulong Bongbong sa alyansa ng Bagong Pilipinas, nag-announce si Super Ate na nagdesisyon na niya ako to run as independent. May sama ng loob. Kasi po, ang nakapaligid daw sa ating Pangulo, mga demonyo. O, di ba? So, kasama ni Super Ate sa pag-file si Mrs. Imelda Marcos, yung kanyang dalawang anak ni Senator Amy Marcos na si Borgi at si Michael Manotok. O, di ba? Wala niya si Bongbong. Si President Bongbong, yung endorsement nga sa kanya sa ano, wala doon si Amy. Alangan man pupunta si President Bongbong para samahan siya sa filing na umalis nga. Di ba? Yung sabi ng ating Pangulong Bongbong, bahalaan niya siya. Pero we will still support Senator Amy Marcos kahit pinili niya
na to run as independent? May ganun, mga kababayan? Sabi dito sa balita, members of the Marcos clan came in full force to support Aimee, with former First Lady Imelda Marcos making a rare public appearance to support her daughter. Her sons Borgie Manotok and Michael Manotok were also able to join her. Aimee reiterated that she will not join the administration slate, opting to remain a free agent. She is still a member of the Nationalist Party but said she will refrain from joining an alliance for now. Ako'y mananatiling malaya at matatag, sabi po ni Aimee Marcos. I choose to remain free and loyal, not to any group, but to every Filipino. Armed with my achievements for the nation in the past term, the laws I dedicated for the people, the truth that I never strayed from in the path and principles of my father, to serve every Filipino without favor except for the welfare of every citizen, sabi po ni Aimee. Adi, pagbigyan na natin ngayon, nasa mga mamamayang Filipino na, kaya lang yung mga Marcos loyalist, pero hindi naman po lahat, offended sila sa mga naging aksyon po ni Senator Aimee Marcos na mas dumikit pa sa mga Duterte kaysa sa kanyang kapatid na presidente na, mga kababayan. At naging kritik pa ng ating administrasyon. So, this is a great gamble, mga kababayan, for Senator Aimee Marcos. Kasi napanood ko yung programa po ni Sal Panelo, ang tawag kay Senator Aimee, Mangga. Never daw sila na iboboto si Senator Aimee Marcos. So yun ang risk, mga kababayan. Pero sabi ni Senator Aimee, hindi daw siya namamangka sa dalawang ilog, kundi siya mismo yung ilog. Yan ang sabi ni Senator Aimee kahapon. Paano niya akong mamangka sa dalawang ilog na ako yung mismong ilog? O ito yung after filing, yung statement ni Senator Aimee Marcos. Pakinggan din natin, mga kababayan. Yes, magandang umaga po sa inyong lahat. Nakapag-file ako. Ako yung ikalabing siyam na kandidato na pumila para sa senador. Ako'y pumila sa ilalim ng dati kong partido, nasyonalista, pero hindi po ako kaalyado ng anumang pangkat, anumang sektor, anumang grupo. Kaya tinataya ko na ako'y mananatiling malaya at matatag. Sa inyong lahat, sisikapin kong sagutin ang inyong mga tanong, pero hindi ko alam lahat ng sagot. This is a work in progress. This is the first time I've ever done this. But I have not resigned my old party, the Nacionalista Party. And the only thing is that I will not constitute a part of the administration allowance alliance to allow me to work together with every sector, to be able to cross the line and to get things done. So, eto po ang aking pinipilit gawin. Hi, ma'am. Good morning. Ma'am, pero can we just be clarified? Apa? So, yung tama bang sabihin na nag-beg off kayo sa endorsement ng administration coalition? Ganun na nga. Kasi baka magkaroon ng iba't ibang kulay at hindi maari masara yung pinto sa iba't ibang sektor. Mas maigi na. Alam naman natin ang halalan. Madugo, mainit, mabagsik ang usapin. Mas mainam na wala akong kalaban. Ayoko kasi ng ganun ang nais ko talaga. Hindi tumahak ng dalawang ilog, kundi maging yung iisang ilog. Ang malaking tubig, ang dagat kung saan magtatakpo lahat ng ilog. Para makausap natin lahat ng sektor, tatayo ako ng mag-isa. At yung NP, dati ko na kasi partido yon at wala naman tayong na
kikitang sabit sa hinaharap. Opo, pero son, bago po yun, nagkausap muna kayo ng presidente. Na-i-discuss nyo po ito sa kanya. Wala nangyari kasi, sabi niya, paano ba ito kung magkaroon ng, syempre, yung balatan kapag eleksyon, di ba? Birahan, may laban-laban. Eh, napaisip ako eh. Sabi ko, paano? Kahit hindi ako ang magsalita ng maengang o mag-insulto o kutsain yung sino man, okay lang yun. Ako, kaya kong hindi gawin yun kasi hindi naman ako palaaway. Sabihin na ako'y matapang o di kaya mataray pa, okay lang. Pero hindi talaga ako palaaway. Eh baka hindi ko matiis kapag maanghang na yung sinasabi tungkol sa iba pang sektor. Ma'am, walas. Pero barkada niya yung palaaway. Pag-iis po kayo sa possible, bawa po, nakaibigan po ninyo si Inday, friend niya, palaaway. Tapos si Digong mismo, hindi ko palaaway, inaaway yung kanyang kapatid. Yun. Ang akin lang, nili ko na maging malaya para hindi na ako kakampi kanino man, laban pa sa iiba, eh mas maigi na. Piliin na lang natin ang sambayan ng Pilipino. Okay. Michael Rogas, please. Ay, ma'am, magandang umaga po. Michael Rogas po, from Radyo Pilipinas. Ano po ang pakiramdam kasama po natin ang dating unang ginang sa pagpapail po ng ating Certificate of Candidacy? Yung nanay ko, excited. Hindi nakatulog yan. Alas 5, natulog. Biglang nariyan na. Alas 7, nasa simbahan na, nakikidasal. At yan, kasama si Imelda. Yung swerte at yung wisdom niya sa politika ay maibigay rin sa akin. Nabanggit ako kanina, susugan ko lamang po yung naunang tanong about Vice President Sara. Kung sakali magkaroon ng endorsement sa pagitan po ni BB Sara at sa inyo po, tatanggapin po ninyo, ma'am? Hindi natin alam. Ang hinihiling ko yung endorsement ng lahat. Sana talagang tuloy-tuloy ang pagsusuporta at pagmamahal sa akin kanina sa labas. Napakainit, pero nagdating ibang panig mula pag sa tinanggap niya yung endorsement ni Inday, alam na. At tapos dumating din yung mga IP namin, yan, yung mga igorot nariyan sa labas. Natutuwa naman ako dahil andyan yung endorsement ng iba't ibang senior citizen, yung ating mga TODA, yung ating mga young farmers at kung sino-sino pa. Kasi sa pakiwari nila, kahit papano, may nagawa naman tayo, higit sa lahat sa mga magsasaka pagkat ako yung pasimuno doon sa pagmimigay ng mga titulo, yung Agrarian Reform Condonation, yung bilyon-bilyon na utang na pasawala natin at nabigyan sa wakas ng individual titles ang ating mga magsasaka. Pero step one pa lang yan kasi alam natin may titulo nga, wala namang pera, wala namang pambili ng abono, wala namang pambili ng krudo at dahil dito tatakbo ako muli. Maraming hindi pa tapos. Andyan din sa labas, kasama ng mga seniors, yung ating mga PWD at saka senior citizens. Yung PWD at saka yung solo parents, wala pang tulong talaga ang pamahalaan sa kanila. Kaya andyan. Andyan sila kasi sabi ko, pagkatapos ng seniors, unahin muna natin yung lola at mahirap na. Abay, sumama sila. Kaya yan yung mga endorsement na talagang nag-aantik sa akin na tumakbo muli. Thank you so much, ma'am. Okay, may tanong pa po. Go ahead. Pakipasa lang. Thank you. Hi, ma'am. Good morning po. Amor po from Newswatch Plus. Ma'am, to clarify, yun pong filing po ninyo ay under Nationalista yes. Party pa din po. Oo. So, but you also may partido pa rin siya. Maging independent. Pero hindi siya sasama sa kampanya ng alyansa. Kasi alam naman ninyo, magkaroon ng mga alyansa. Di ba may isang alyansa, limang partido. May isa pang alyansa na dalawa, tatlong partido. Sa akin, mananatili lang ako sa partido ko dahil doon naman ako mulat sa poll at hindi na ako makikipag-alyado kasi parang gumuguhit ka ng linya. Ayoko nang ganun eh. Gusto ko, kausap ko lahat na makipagbati sa bawat isa at higit sa lahat may magawa. It's very, very important to me that I am able in every case to cross the line and to be able to speak to each and every sector and finally get the work done. Nagawa na rin natin yan, nagsimula dun sa ayuda. Kung maaalala nyo yung concept
konsepto ng ayuda ay talagang taliwas sa isipan natin. Pero nung panahon ng COVID-19, nangailangan talaga ng matindi ang lahat ng sambayanan. Kaya nagsimula tayo magbigay ng SAP 1, SAP 2, iba't ibang klase ng ayuda at pinalawak yung AIX. Ako noon yung chairperson at pasimuno noon under President Rodrigo Roa Duterte. Nung dumating na ang panahon ngayon, ayun, tuloy na lang natin yan. At nais ko pang ituloy na hindi kay digog talaga po ang inclination ng sahod. Kahit hindi minimum wage, sahuran na natin ang marginal farmers, bigyan na rin natin yung mga naghihirap na toda, yung naghihikahos ng mga market vendors. So yan ang pakay natin. Tuloy-tuloy lang po para sa akin, yung nasimulan na condonation ng penalties sa interest ng mga agrarian reform beneficiaries. Nag-umpisa rin kay Presidente Duterte para sa akin tuloy-tuloy. Yung nangyari kay Presidente Bongbong at ang nangyari ngayon, eh talagang natuwa at naibigay na yung mga titulo. Ang sumunod naman dyan, bigyan natin ang tulong sa talaga sa dalawang ilog sa krudo, sa binhi at iba pa. Okay, next. Just one more question po for me, ma'am. Would you care to comment po on the administration's slate? Yun pong ngayon 11-man senatorial slate. May mga nagsasabi daw po kasi na same old faces and family members. Yun pong mga nandun sa slate. Would you care to comment on that po? Mahirap mag-comment. Hindi na ako kabahagi eh. Pero sabi naman ng aking kapatid, okay lang, naintindihan naman niya. Lagi naman ako pasaway noong pa nung bata pa kami. Kaya sabi ng kapatid ko, ayos lang, susuportahan pa rin ako. Ako naman, hindi naman kami kailanman nag-aaway. Hindi naman kami nagsasagutan o nagkakainitan. Ang amin lamang, talagang ito paniwala ko na higit ako makakatulong sa kanya at hindi siya malalagay sa alanganin. Ganon din ang iba pang mga pangkat, baka mag-alangan sila sa akin at kung ano-ano pa maisip, mas maigi na wag nang mag-alyansa. Okay. Good morning, ma'am. Dwight De Leon po from Rappler. Some pre-election surveys are placing you on the bottom half of the magic wheel. Does this worry you and what can you say about some observations that baka daw dahil hindi kayo makapili ng isang side between the fight between your family and the Duterte family? Ang aga-aga pa para makinig sa survey. These are all so early. So tingnan natin as this goes, ako lang, kayod Marino pa rin lang, ganyan naman talaga yung ginagawa ko. So ikot lang ng ikot. Yung ikalawa mong tanong, yung nasagot ko na hindi ako namamangka sa dalawang ilog, kundi inaasahan ko na ako ang maging ilog kung saan nagtatakbo ang lahat ng tubig. Siya daw yung ilog. Thank you, ma'am. Time is 48 minutes, time's up. Yes, maraming salamat. Pasensya po, time's up daw eh. Lahat kasi na nagpa-file mga kababayan, binibigyan ng mga pagkakataon na makausap ng media. So mga nag-file ngayon, si Ping Lacson nag-file na rin po, si Tito Sen, si Lito Lapid. Yan ang mga latest na nag-file. Kahapon, si Tol Tolentino, may 17 candidates na po na nag-file kahapon. So ngayon, baka yung mga big names sa politics po, isa-isa na po na mag-file ng kanilang Certificate of Candidacy. Ito po yung nag-file kanina, yung Matso Black ng Senado, Tito Sen, si Ping Lacson, si Lito Lapid. Yung number one mga kababayan na napili natin sa pagka-senador, si DLG Secretary Benhor Abalos, hindi pa yata. Hindi pa natin nakikita. Baka mamaya o sa susunod na mga araw, mag-file na rin po. So ako po, ang napipili ko pa lang po, dalawa, isang independent at isa nasa slate ng Bagong Pilipinas, Alyansa ng Bagong Pilipinas. Si Secretary Abalos at saka si Mark Gamboa, isa pong vlogger. Ayan po si Secretary Abalos. I-number one po natin. Kasi ang iba rito po, pabalik-balik na rin sa karamihan dito, pabalik-balik na lang po sa Senado. Although, sabi dito, 10 Marcos back senatorial aspirants in winning circle, sabi po sa latest na survey ng SWS. Ayan po, number 1 si Tolfo, si Soto, number 2, number
3, si Pia Cayetano. Si Digong, pumapasok pa rin. Si Aime, si Ping Lacson, si Ribilla, si Villar, si Binay, si Lito Lapid, si Pacquiao, si Bato de la Rosa, si Bongo. 11 to 30 na po yung dalawa. So, malamang sa malamang, baka matalo itong si Bongo at saka si, ano, si Bato de la Rosa. Palitan na lang po natin sila, mga kababayan, ng mga new faces. So, isama natin, mga kababayan, si Binhor Abalos. Abalos, number one po ninyo. Hindi siya po mapasok dito sa survey. Anyway, 8 months pa man, mga kababayan, yung before election. At saka si Mark Gamboa, new breed sa politika. Bagong mukha po. Pili na rin tayo po ng bagong mukha. Pari-parehas na lang po sa Senado yung mga nakikita natin. Fresh blood naman po. Para fresh minds, mga kababayan. Mga bagong ideas naman po. I-try natin ito po si Mark Gamboa. Sabi po niya rito, baguhin na natin ang politika sa bansa. Wala kang karapatan magreklamo kung puro trapo ang iyong binoboto. Tama naman po ang puntos niya. Di ba? Siging reklamo natin. Pero paulit-ulit, same-same po yung mga leaders na atin pong nilalagay sa posisyon. Gusto ninyo ng pagbabago, maglagay kayo ng bago. Diba? Ganun lang yan. Pag yung dati lang, yung ilalagay mo dyan, yung dati lang din. Wala kang asahan na bago kasi dati, dating mga politiko. So, na-try na natin sila. Alam na natin yung karakas nila, mga kababayan. So, try tayo ng bago. Maganda man po ang kanyang mga plano. Senator sa 2025 elections. Gusto ko pong maging boses ng mga vloggers, online sellers at mga freelancers sa Senado. Kasi ang pakiramdam po ng marami po sa mga kababayan po natin ay hindi sila napapakinggan. Interview po ng News 5. Hindi sila naririnig. Nagsisinungaling sa kanila, niluloko sila, ginagamit sila. So gusto po natin maging boses ng mga netizens, ng mga ordinaryong Pilipino dyan po sa Senado. Bibigyan po natin sila ng isang kasama, kakampi na makikinig po sa mga pinaing nila at mag-o-offer ng mga totoo at magaganda at maayos na solusyon para po sa mga problema nila. At totoo lang, marami ng frustrated sa politika natin. Parang paulit-ulit, pare-parehong mga pangalan, yung mga ine-elect, pero hindi naman sila, wala namang nagbabago sa buhay nila. So, tama. So, ipiramdam doon sa mga ordinaryong tao. Kasi ang punto natin, walang karapatan magreklamo kung puro binoboto ay parating puro trapo. Ang mga programa po natin, gusto nating bigyan ng dagdag kapital yung pong mga online sellers, dagdag kapasidad, dagdag maganda naman po ang para po mitiin sa mga content creators, para sa mga freelancers, diba? Mas na internet sa bawat sulok po ng Pilipinas. O kasi naniniwala po tayo na ito pong mga trabaho ito sa online ang makakatulong, yes, para po magangat sa kahirapan yung marami po natin kababayan. Tama. So, yun po, at the same time, personal ko siyang kilala, mga kababayan. Isang 24/7 nakausap ko siya doon sa Manila. Nalabanan po ang fake news. Okay? Sa Palacio Malacanang. Pwede i-report sa kanila, tapos po i-call out po nila, ipa-flag nila. Pwede nilang i-report sa Facebook, sa YouTube, o di kaya sa FBI. Kasi po, sa ngayon po, wala po independent candidate siya po. Pwede pagsumbungan, pwede mga poso na ngayon ang independent. Kasi ganito, nag-accident si ganon. So, kailangan po meron po pisina para po sa fake news. Sumunod po, gusto din po natin isang national Philippine ICT High School. Kung saan po magde-develop po tayo ng mga estudyante para po mga brightest na students natin na makapasok po sa technology sector. So yun po, maganda yung kanyang mga platforma po, mga kababayan. New face sa politika, new name, fresh mind, mga kababayan. O ngayon, sabi natin kanina, walang tiwala po yung kampo ni Digong, yung inner circle ni Digong kay Super Ate. Pakinggan natin yung sinasabi ni Panelo. Ay, ito si Panelo sa interview ng SMNI. Yung pagka-hipokrito niya. Nagpapanggap. Papanggap daw si Super Ate. Alam niya namamangka ito sa dalawang ilog. Eh. Ah. Pero mo, gusto niya makakuha ang boto ng mga Marcos. Ah. Gusto niya makakuha ang boto ng mga Duterte.
Sabihin niya independent. Kaya ho yung nag-i-independent kasi nabash. Nabash siya sa social media. Kasi binibira niya yung administrasyon eh. Sisiksik sa kunyari sa mga Duterte. Binibira niya. Pagkatapos, nung kinuha siya ng ano, siyempre kukunin siya kapatid. Ayun. Nung binash siya, takbo naman siya, independent kunyari. Ngayon, nakita niya yung sinabi niya. Pag ako inimbitan, ba't naman hindi ako? Talagang napaka, ako, wala, hindi, wala ka mabuboto, makukuha ang boto sa akin. Miss. Talagang ano ito, user. So parang playing safe din siya. Hindi, talagang balat ka yan. Balat kayo pala. Ayan. Sa buhay, ang buhay sa mundo, yan ang number one, walking prepared. So malamang, ilaglag siya mga kababayan ng both camps, siyempre, na-offend, yung kanyang kapatid, siyempre, si Presidente Bongbong Marcos, isusupport siya, ibuboto siya si Amy Marcos. Pero paano yung humahawak ng kampanya ng Bagong Alyansa, ng Alyansa ng Bagong Pilipinas? Kung na-offend po, kasi parang sinampal po sila ni Super Ate. In-endorse na nga, mga kababayan, a day after na i-announce ng ating Pangulo, nag-announce din si Amy na ako anya independent. Normal po yung ma-offend. Sinama ka na anya nga, ang kapatid mo. Pagkatapos, iniwan mo kami rito. O di sige, mag-isa ka. E paano kung yung mga Duterte, ganun din. Sabi ko nga po, ang tingin kay Amy Marcos, baka spy. Trojan horse. Yun ang ang tingin sa kanya mga kababayan. Isang manggagamit. So that is the risk na tinatahak ngayon ni Super Ate Amy Marcos. But anyway, sabi ko nga po mga kababayan, that is her choice. Matanda na siya, responsable na siya mga kababayan. Kung ano yung magiging resulta, consequences ng kanyang action, tingnan na lang natin. Pag dating ng eleksyon, kung manalo siya, di okay. Pag natalo si Amy, that will be a painful lesson sa kanya. Na hindi po pwede ang mamangka sa dalawang ilog. Although sinasabi niya, siya daw po yung ilog. Kaya hindi man daw siya namamangka sa dalawang ilog. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, Aleco bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matawa sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan, ha? Mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, international. Ito mga taga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Framing and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Ito po, Automax Regen Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengsha Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot. Food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa Gucci Berry. Yung Gucci Berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.